So let's start, ano? Ano ba ang human behavior? Class, what is human behavior? For this part ng preparation ninyo sa board examination, kailangan meron naman kayong ma-memorize, no? Na definition, mga definition, yung basic definition of terms, at least man lang meron. Kesa naman yung totally nawala. Kung meron sa inyo dito, class, na pinapakinggan lang yung sinasabi ng speaker, sinasabi ng instructor, eh na-absorb ka agad-agad. Well, wow. Very good yan. Ano? Ikaw na. Ano? Yan, ikaw na kung meron ganun. Pero kung yung kagaya ko, alam nyo, ako class, nung estudyante ako na kagaya nyo, no? Average lang naman ako. No? Average lang. Di naman tayo magaling. Nagsikap lang tayo. No, nagsikap lang, nagtiyaga-tiyaga lang, no? At ang pundasyon ko noong kagaya ko kayo ay 'yan, magbasa, mag-memorize, ano? 'Yan ang mga pundasyon ko, talagang nagbabasa ako. Sabi nga ng kaibigan ko na top 1 from University of Cordillera, yung kaibigan natin na speaker ko 'yon sa lecture. Nag-i-invited kami. Sabi niya sa akin na 12 hours dapat ang pagbabasa ng isang naghahanda sa board at may pangarap na mag-top 1. Diba? Tindi, ano? 12 hours. Ha? Kaya ba natin yon? 12 hours na magbasa? Ito, kumbaga bata pa lang kayo, no? Kumbaga sumisibol pa lang kayo, class, binibigyan ko na kayo ng mga dapat niyong gawin, mga tips, ano, paghahanda. Kumbaga, nire-ready ko na kayo. And it's up to you if you follow. Ano? If you follow, then well, good. Very good. Kasi para sa'yo naman yan. If you don't believe, then it's okay. Wala namang problema. No? So, it refers to the reaction to facts of relationship between the individual and his environment. Baka naman salita ako ng salita, di pala nasusundan. Yes, sir. Yes, sir. Alright. Sige. Tuloy natin, ha? Tuloy natin. So, yun yung sabi. Yun, thumbs up. Yun. Ibig sabihin na nasusundan. Ganahan ako pag ganun pero kung walang nagta-thumbs up, naku, ano kaya? Naririnig kaya ako o ako lang mag-isa? Ano? Okay. Now, sabi Cesar Lombroso, there are or there is born criminal. Sabi ni Cesar Lombroso, di ba? Anong tsori ulit yun? Anong tsori nung pinagsabihan niya na there is a born criminal? Sinabi niya yun sa positive theory. Yeah. Sinabi niya sa positive theory. At yan na yung dahilan, class, kung bakit siya naging father of criminology. Hindi lang yan, ha, ang dahilan. Ang dahilan yung sinulat niya, Crimes and Punishment, kung bakit siya naging father of criminology. So, dito naman, in-acknowledge naman ng human behavior na oo nga, namamana nga. No? Namamana. Ang pagiging kasi, tandaan nyo, ha, ikaw yung ama. Yung mga ama dyan, na kagaya ko. No, baka may ama dyan, ha. Ikaw na ama, o kaya ikaw na ina. Ha? Ikaw na ina. Alangan naman na yung anak mo, hindi mo kamukha. Di ba? Normal, nakamukha mo. Kaya nga pag sinasabi, uy, di ba, pag binibisita, pag may nagbibisita sa kaibigan na nanganak, ano, kaibigang lalaki na may anak na, siya sinasabi, uy, kamukha mo, ah. O kaya ay, uy, nagmana sa mami or mama, nagmana sa tatay. Eh, normal naman na magmamana doon. Eh, kanino pa yan magmana? Alangan naman sa kapitbahay. Magmamana. Ah? Eh, kung sa kapitbahay pinagmanahan, hindi mo yan guwan, ano? That's not a 100% na anak mo. Oh. Kahit wala pa ng DNA, kasi that is yan yung naturalesa
naturalesa natin na kapag yung bagong anak mo, no, eh kamukha mo talaga. Yun. Iba naman ang usapan class pag lumalaki. No, iba naman ang usapan pag lumalaki kasi pag lumalaki kasi ang bata, minsan hindi na kwan eh. Hindi na kamukha ng ewan ko kung meron diyan sa inyo, marami tayo dito ah. Baka meron diyan kamukha ng lolo, 'di ba? Kamukha ng uncle, no? Kamukha ng lola. Hindi na nagiging kamukha ng nanay, tatay, meron ganun. No? Meron naman yung bata siya, ang kamukha niya yung tatay lang, tatay ang kamukha, hawig na hawig nung bata. Meron din yung hawig na hawig ang nanay. Pero kapag lumalaki, no? Lumalaki na yung bata, nagiging mix na. Ah, di ba? Nagiging mix na. Bakit? Namana mo eh. Sabi rin sa human behavior, hindi lang physical ang namamana class, namamana rin ang ugali. Okay? Namamana rin ang ugali. Gusto niyo magkaroon ng hindi criminal or hindi pasaway na anak, umpisahan niyo. No? Huwag kayong maging pasaway. Wait lang ha. Mahina ang signal, sir. Mahina ang signal nila. Mahina daw ang signal. Nako. Okay, sige, sige. Pag naka-blackout sa amin dito, sir, nawawala yung signal. Pati palagi din blackout dito sa Sengal, sir. Problema, ano? Opo, mainot lang ang signal kasi pag sa Basilan, sir. Sa bagay class, recorded naman ito. Naka-record ito. I-send ko na lang siguro. Yes, sir. Para anytime. Ito, wala nang kwan ng signal ito kasi siyempre malinaw dito sa akin. I-upload ko ulit sa FB ko ito. No? I-send ko yan para mapanin. Alright? Yes, sir. Sige. Yun na lang ang remedyo, no? Yun ang remedyo. Okay. So, tuloy natin. Tuloy. So kaya kung mabasa ninyo class yung heredity, alam niyo itong heredity, paborito ito ng mga nagbibigay ng board examination. Lumalabas ito sa board, no? Ganyan din, ganyan na ganyan ang question, no, sa board exam. So, heredity means this is the transmission of traits. Ayan, transmission, pinapasa. Ano yung pinapasa? Trait. Ano yung trait? Ugali, no? From parents sa magulang sa offspring. Ano yung offspring? Anak. Okay? So, yung ang sabi ko sa inyo, gusto nyo magkaroon ng matinong pamilya, umpisa nyo. Okay, gagawa ng kalokohan. Huwag kayong mag-isip ng mga kalokohan, mga masasama. Para sa ganun, pag ikaw, no? Pag ikaw nagkaroon ka ng pamilya, eh ganun din yung asawa mo dapat. Eh, yung anak mo, medyo matakot sila. No? O kaya, eh, kasi may mga ganyan. Meron yung kahit pagsabihan mo ng pagsabihan. Ha? Kapag nakatalikod ka na, o pag umalis na, wala na naman. Bumabalik na naman sa dati. Diba? May mga ganyan. Okay. Ano yung mga, there are two laws of heredity. No? Yung namamana natin. Una ay yung dominant character. No? Ano yung dominant character? Yan yung nakikita natin sa ating mga anak o nakikita nila sa inyo. No? Yan, meron yan. Ang tawag diyan ay dominant, no? Kung magaling kang agsimangot, no? Simangot eh parang Ilocano 'yun eh. Tagalog din 'yun. Ano yung simangot? No? Magaling kang yung anak mo, ganun din. Magaling magsimangot. Ano yung, yung pati mata, eh, minsan nakakatakot na. No? Oh,
Meron din naman yung matampuhin. Ha? Kung matampuhin ka, naku, maipapasa yan. No? Maipapasa yan sa mga anak. No? Yes, sir. Alright. Okay. Doon tayo sa next, ano? Yung recessive traits. Yan. Ano naman itong recessive traits? Paano natin masabi, class, na ito ay recessive traits? Kung ito daw ay mga ugali na hindi nakikita. Ay, sir, bakit ganon? Bakit may ugali na hindi nakikita? Meron, no? Binago kasi, class, pagdating sa human behavior at sa intro to criminology, class. Sa intro to criminology, ang katumbas nito, yung overt acts at covert acts, no? Ito naman, pagdating sa human behavior, ito naman ang sinasabi sa human behavior. Yung recessive traits at saka dominant traits. Yung recessive traits, ganun din. Yung mga iniisip natin, kaya nga sabi nila, naku, pag tahimik ang tao, medyo huwag kang magtiwala dyan, no? Mga tahimik. Kasi hindi mo alam kung ano ang ginagawa or iniisip nila. Yun. Yun yung tinatawag nilang recessive traits. Right? E ano naman itong blending of traits? Merong dalawang ugali. Hindi mo maintindihan yan. Ano? Kasi mamaya, okay. Mamaya, hindi. Yan yung mga sumpungin. No? Kaya tinawag yan na blending of traits. Nag-aasaran lang kayo. Ngayon, inasar mo. Nagalit na, di ba? Kaya ay nagtampo na. Eh, alam nyo, yung nagtatampo, ang hirap pa namang kwan yan eh. No? Ang hirap i-convince yung mga matampuhin. Next is yung environment naman. Number two, class, is yung environment. Yung number one, yan ay heredity na mana. Yung number two naman ay nagkakaroon ng pag-uugali ang isang tao or ugali natin dahil na impluwensyahan tayo. No? Saan tayo na impluwensyahan? Sa mga barkada, sa mga napapanood, no? Yan ang tawag diyan ay environment. Alright? Ang tawag diyan ay environment. Which an individual comes to contact with the community, no? As persons deal with so many different traits. Nakikihalubilo na tayo. Ano sa iba't ibang mga ugali na kung minsan na-adapt natin yung ugali nila. 'Di ba? Hindi ka naman manginginom eh dahil may mga barkada ka rin na manginginom, no? Naging ganun ka na rin. 'Di ba? Hindi ka naman basagulero, palaaway. Eh naging palaaway ka kasi nga na-impluwensyahan ka ng mga ugali ng kasamahan mo. Sabi nga nila, tell me your friends and I will tell you who you are. Bakit ganon? Kasi nga, influence ng environment. Okay? Next, kung wala naman sa environment, no? Ito naman ay nasa learning. Okay? Natutunan. Napag-aralan. Alam nyo, ito, share ko, ewan ko kung nakwento ko na ito sa yung nag-discuss ako. Nawala ko yung susi ng aking motor. No? At sa lugar namin, doon sa Tuguegaraw, nung nasa Tuguegaraw pa ako, maraming mga magnanakaw. Pinapasok nila yung mga building. No? Ngayon, yun na nga, nawala yung susi ng motor ko. Ewan ko kung linuko ako ng mga kaibigan ko eh, sabi ko malaman ko lang kung sino yun, susutukin ko talaga eh. Istritik ko ma eh, ano? Istritin ko sana eh. Wala naman, siyempre nagalit na ako, wala nang nagsasalita sa mga kasamahan ko. So ang ginawa ko, pinahatak ko sa tricycle, no? Pumunta kami sa palengke, nagduduplicate, ano, yung nagduduplicate ng susi. So, sabi niya sa akin, yung nagdudu, okay, upo ka lang dyan, sabi sa akin eh. Upo naman ako, since palengke, tumitingin-tingin. Alam nyo, class, saglit lang niyang na-open, o kaya ay saglit lang niyang nakuha
yung duplicate nakuha kasi ginaganon-ganon eh. Mayroong dalawang instrument, ginaganyan, tapos gagaruga din na ganun. Gaganyan na naman, gagaruga din. Sabihin na lang natin na kwan. Pero saglit lang eh. Pero sabihin na lang natin, nasa 30 minutes siguro. Eh, meron ng susi. No, di ba? So, sabi ko, tapos naalala ko tuloy, eh, maraming nananakawan dito, hindi kaya itong mga mukong na itong mga magnalakaw. Yan eh, learning yan eh, di ba? Yan eh, tutunan nila eh. At saka alam nyo yung pagduduplicate, ang gagaling nila, ang bilis. Wala namang school na nag-offer ng ganyan. Ewan ko lang dyan sa inyo kung meron. Pero dito, wala naman. Kahit nga TESDA. Wala. Yung baking lang, yung mga pag-aayos-ayos ng mga beddings. No? Wala eh. Mekaniko, ganun lang. Pero yung pag-duplicate ng susi, ang galing naman ng mga ito, kako. So, yan, minsan, yung mga criminal, hindi naman talaga criminal yan, natututunan lang nila na maging criminal. Attitude also, yung attitude na sa loob na ng bahay yan. Kung ano yung pagpapalaki sa'yo, no? That refers to attitude. Social norms, ano naman yung social norms? This is influence of social pressure. Sino yung may mga may fraternity sa inyo, no? O kaya ay may grupo, may samahan. No? Okay lang sa akin, may mga samahan, pero huwag naman yung samahan na pilitin kang gumawa ng kalokohan, sasama ka sa kanila para mang hold up, huwag naman ganun. Pero dahil sa mga ganyan, dahil may mga ganyan nga, in realidad class, meron talaga. Yun. Kaya yan mga ganyan, dahil sa social norms, napipilitan ka na sasama. And perceived behavioral control. Ito naman yung individual's belief. Paniniwala. Ito yung mahirap sa atin, yung maprinsipyo. Yung hindi mo, yung paniniwala niya, tama. Pero sa atin, mali. Di ba may mga ganun eh? Nakikipag-away pa yan. Ganito yan. Ganun yan eh. No? Yung minsan, yung mga ganitong klase ng tao, yan yung mga nagmamagaling. Okay lang, okay naman na magaling ka. Pero wag kang nagmamagaling. Iba kasi yung nagmamagaling. Yung nagmamagaling, sinasabihan ka na nga lang na mali. No? Pinipilit mo pa na tama. Yun yung mga belief ng individual. No? And then people act that refers to a person actuation in his own choice. Yan naman yung discretion. Maalala nyo pa yung CDI, no? Yung sabi ng sa investigation, dapat more on discretion ang mga pulis. Ano ba yung discretion, sir? Ang discretion, yan yung wise use of one's own judgment. No, yung diskarte mo. Ha? Yung diskarte mo yan. Yung kwento ko nga sa inyo, sa amin, ano, yung maputik sa amin, paakyat yung sasakyan, jung, nabitin. Nabitin yung sasakyan. Sabi ng driver, kalso. Alam yung kalso, yung kukuha ka ng bato at ilalagay mo sa tire, ano, ng, para hindi aatras. Sabi ng driver, kasi nabitin, kalso, ha? Eh sabi ng yung conductor, ha? Walang kalso. Sabi ng conductor, walang kalso. Sabi ng driver, gamitin ang ulo mo. Eh yung ulo niya ginamit. Patay. No? Nabitak yung ulo, patay. Walang discretion. No, di ba? Yan. Under People Act, it's on choice. Yung discretion natin, no? Yung diskarte natin. Now, let's proceed to the stages in human development. Ano ba yung mga stages in human development? Meron tayong tinatawag na oral stages. Ito yung bata tayo, infant. No, pinapakain tayo ng magulang. Alam nyo, sa kababaihan, no, or mga parents,
salute ano sa mga magulang natin. Kaya nga pag may Mother's Day, ano, eh, kailangan natin i-greet ang mga nanay natin. Bakit? Just imagine, ano? Ha? Just imagine, after ng labing-labing, after ng labing-labing, eh, aalagaan ka ng mother mo ng 9 months. O kaya ay 8 months. O kaya ay 7 months. No? Aalagaan ka niyan. Tapos pag naipanganak ka, ayun, yan. Papakainin ka. Alam mo, ang pagiging ina ay lifetime. Or pagiging ama na rin, di ba tayong mga lalaki, pagiging ama na rin ay lifetime yan. Walang break, no? Walang pahinga. Kaya mahirap maging mother, pero masaya. Paging may anak ay masaya, mahirap, pero masaya. Kung baga innate, innate na yan sa atin. Nandyan na sa atin yan. So, sa oral stage, pinapakain ka, no, nung bata tayo nga. Sa anal stage naman, yan, naglalakad, tumatayo, no? Nagkakaroon ka ng self-confidence begin. Nagsisimulang ma-develop. Begin, no? Sa phallic stage naman, nagkakaroon ka na ng kaibigan. No, di ba? Tumatakas-takas ka na sa bahay nyo kasi gusto mong makipaglaro. Oh, ang yan stage na yan, yan yung phallic stage. No? Yung latency stage naman, uy, nakikita mo, may pumapasok sa school ah. Pasok nga rin ako. No? Gusto ko nga rin mag-aral. No? Ang tawag dyan ay latency stage. Yan namang, di ba, high school or college, first year college, yung question na who am I? Di ba? Sino ba ako? Pinapasagot sa atin yan eh, di ba? Na teacher natin, pinapasagot tayo ng who am I? Sino ka? O, i-describe mo kung sino ka. Bakit nila pinapatanong yan, class? Para malaman mo kung sino ka. Kasi ngayon, class, nako, ang dami ng mga gender-gender ngayon. No? Noon, bakla tumboy lang noon. E ngayon, ilan na? LGBT. Nadagdagan pa ng LGBTQ. Ewan ko pa yung mga hindi ako update, yung marami yan eh, no? Eh, yan, masasagot yan, ha? Genital stage ang tawag yan. Dito naman, pag emerging adulthood relationship, yan na yung nagmamature na tayo. Okay? Nagmamature na. Nagkakaroon ka na ng seryosong relationship, di ba? Nagkakaroon ka na ng family, no? Paano sa pag sa adulthood? Ano, no? Parang may... Nawala yung screen. Nagsalita? Ano yun? Ano, may na... any... kwan? Question? May kwan ba? I-share my tanong daw. Yung share screen po, sir, nawala. Ay, nawala ba yung share screen? Meron naman dito sa akin. Kasi laptop, cellphone. Signal, sir. Pagka-signal na. Oo, yung signal siguro yan. Meron sa akin, sir. Continue. Meron din dito, sir. Meron. Oo, signal siguro. Yung iba na nawala sa screen, for sure, signal yon, signal. Kasi meron naman sa akin. Kaya chinecheck ko eh. Dinodoble ko eh. Nakashare ako. Nakakwan pa ako sa cellphone. Yun. Sige. Ganito. Signal yan. Mag-leave muna tapos mag-join. Ganon. Leave, join. Ganon. Walang problema sa akin. Kahit ilang beses pa akong mag-admit sa inyo. Okay? So, tuloy natin. Ano? So, pag nag-matured na tayo, may mga pamilya na tayo, may relationship. Ako na, no? Nakatulong ba ako sa next generation? May nagawa ba ako?
I think hindi ko pa tinatanong yan eh. Siguro kaya nasa emerging adulthood pa lang ako klase eh. Kasi kumbaga nagtutulungan naman tayo, di ba? So wala pa ako sa adulthood. Hindi ko pa tinatanong kung ano kaya, nakatulong na kaya ako. So, kaya pagdating sa old age, ready to die, wala tayo dyan. Wala pa tayo dyan sa ready to die. Di ba? Okay? Now, meron tayong classification of human behavior class. Ano? Ano ba yung mga human classification? Meron tayong tinatawag na habitual, may tinatawag na instinctive, may tinatawag tayong symbolic at complex. Eh, anong pinagkaiba ng apat na yan, sir? Okay. Pag sinabi natin habitual, yung ginagawang paulit-ulit, yung salitang habitual, refers to de minor. Yan ha. Eh sir, hindi ba yan yung crime? Yung misdemeanor? Oh, di ba? Maalala niyo yung word na misdemeanor. Yung misdemeanor, yun yung crime. Pero kapag de minor, walang crime. So, okay pag-uugali yung de minor. Tandaan niyo ha, kapag may mga nakalagay na mis, no? M-I-S. May nakalagay na M-E-L, yung mal, mga ganon. Those are crime or those are offense. Pero kapag wala, wag mong sasabihin na, ito yung crime ah. Wag mong sasabihin na ganon. Okay? So, which are resorted to regular basis of behavior. Yun na, regular basis of behavior. Ang tawag dyan ay habitual. Yung instinctive naman class, human conduct which is unlearned and inherent. Yan na yung inherent. Mamaya, yung sinabi ni Sigmund Freud, yung id, ego and superego. Yung id, yan yung inherent. No? Yung id, yan yung ugali mo. Yan na yung ugali mo talaga. Maliban sa natuto kang gumawa ng mabuti, no? Pinapaaralan ka naman, pinapangaralan ka naman, o kaya ay religyoso naman kayo, pero meron ka talagang ugali na yan ka. Yan yung instinct. No? Kaya nga instinct. Instinctive. Okay? Ugali mo na yan talaga. Ikaw na yan. Diba? Sabi nga nila, kagaya nung nag-retire na kasamahan namin, nung nag-speech ako, sabi ko, ang isang Luz Biminda Antonio, sabi ko, ay nag-iisa. Walang katulad. Yun. Ang tawag dyan ay instinctive. Okay, yun na, siya na yun. Symbolic naman, yan naman ay sa ating class, human conduct in response to stimuli undertaken by means of substitution. Magkaiba tayo class, may normal, may kapansanan, no? Kaya yung mga words na mga symbol sign, no? Those are considered as symbolic. They can understand you, naiintindihan ka sa pamamagitan ng symbol. Meron nga class sa atin, wala namang kapansanan pero may symbol. May bastos na symbol, no? Mga symbol na pag ginanon mo away. Mayroon naman symbol na pag ginanon mo bastos, no? Eh naiintindihan naman 'yan. Alright? Normal sa tao 'yan talaga. Kaya nga 'yan ay human behavior. Okay? Ano naman yung complex? Pag sinabi nating complex class, this refers to two or more habitual behavior which occur in one situation. Yeah. Believe ako class sa mga tao, sa atin, sa criminology. Kasi ang criminology, multi-talent. Talented tayo. Multi. Marami tayong talent. No? Pag pakantahin mo, kakanta yan. Pag sayawin mo, sasayaw yan. Pag yung pasalihin mo sa beauty, yung mga bakla-baklaan, gagawin yan. Kayang-kaya ng criminology yan, di ba? Ang tawag natin dyan, in one situation, kaya niyang gawin, that is complex. Kasi kaya mong gawin. No? Yan yung mga ugali natin. Pero hindi naman lahat. Pero mayroon ganyan. Okay? Next.
We have the two basic types of human behavior. Ulit na ulit ito, yung inherited, no? Behavior, yung heredity kanina, di ba? Pero mapansin nyo, halos magkakaparehas, kumbaga magkakatugma ang sinasabi ng human behavior sa hereditary, no? Yung namana natin, nakuha natin. Kaya nga dyan, o sa baba niyan, meron din tayong inherited behavior. Yung namana natin, maaaring yan ay physical, yung kaanyuan, at maaari rin na the way ka na mag-isip. Mental naman ang namana niya. Hindi niya namana yung physical mo, pero ang namana niya, yung talino mo. Kasi may mga matatalino. Ha? E ano rin yung opposite ng matalino? Yung kagaya kong dumbbell, kung namana yun ng anak ko, di wow. No? Galing-galingan lang niya. No? Magsipag siyang mag-aral. Ganun yun. Ito, learn behavior. Ganun din, natututunan. Yan, parehas din class. Oh, di ba? Saan ba nanggagaling yung learn behavior? Environment. No? Kung wala sa environment, yan, experience. Yung experience is the best teacher, sabi nga nila. No? Diyan tayo natututo sa mga experience natin. Di ba? And efforts of the will. Ano yung efforts of the will? Yan yung how you utilize your effort. Paano mo gamitin yung effort mo sa isang bagay. Hindi lang yung effort na manligaw yan. Di ba mayroon sa atin, hirap masolve ang math, di ba? Mahirap yung math. Mahirap naman talaga kasi wala tayong interest sa number. Kung yung tao may interest sa number, okay lang sa kanya, magaling siya sa number. No? Pero may mga tao class na kagaya ko, no? Kagaya ko, nag-e-effort lang ako na pumasa sa math subject ko noon eh. No? Buti nga, nakapasa pa ako dyan. Pero pagdating naman sa criminology, ayos, kahit balibalik ta rin mo ang libro ah, nung estudyante ako, ah, talagang masipag akong magbasa class, no? Yung memory ko noon, noong kagaya ko kayo, no? Parang gustong-gusto kong mag-memorize kasi class. Gustong-gusto kong mag-memorize at gustong-gusto kong nagre-recite. 'Di ba? Yung teacher namin, tatanungin ako, "What is investigation? Who is the father of?" Yung mga ganun, mga objective type. Oh, gustong-gusto kong mag-recite. Lagi akong nagre-raise ng kamay, no? Yan ako noon. Yun ako, no? Alright? Next, dito naman tayo sa... Okay? Sige, continue garud natin. Dito naman, class, sa normal and abnormal. Kasi alam ko, class, tapos nyo na ito eh, di ba? Review. Review nga eh. Kaya nga yung subject natin ay review. Di ba? Okay. Baka mayroong explanation na hindi naman ganyan yung explanation ni Sir Mia. Pwede nyo itanong. Ayan, itanong nyo sa akin. Ano? Sir, dapat sabi ni Juan, ganito. Sabi ni Sir Ian, ganito. Okay, baka naman ako yung mali. Di ba? Okay, sige. Dito tayo sa abnormal behavior and normal behavior. Tandaan nyo, class, no? Pagdating sa definition ng abnormal, at normal, tingnan nga natin kung yung alam natin na abnormal ay yung mga taong naglalakad dyan sa highway na nagpupulot-pulot ng basura na nakalagay ang sako dito, no, yung sako, tapos naglalakad-lakad, sila ba yung abnormal? Tingnan natin. Ano? Let's see. Ano yung other term ng abnormal, class? What is the other term of abnormal? Okay. Maladaptive. Ayan. O, tingnan nyo, napansin nyo yung maladaptive. Ayan ha. Ibig sabihin, that is abnormal behavior. E ano naman yung normal? Ano yung other term ng normal? Ang other term ng normal ay adaptive. Adaptive. Nawala na yung mal. Pansin nyo? Nawala na yung mal. Ibig sabihin, normal behavior yan. Okay.
abnormal behavior is a deviation from typical behavior that is labeled by society. No? Ulitin ko, ah. Ayan, basahin nyo class, ayan, ah. Nakalagay dyan yung abnormal behavior class. Sabi dyan, is a deviation from typical behavior. Kasi lumabas kasi ito sa board class. Ano? Ang in-example kasi doon is yun nga, yung mga naglalakad-lakad. Kasi alam nyo sa board class ay may true or false tayo. No? For your information, hindi naman lahat ang pagpipilian ay yung mga ganito. No? Yung mga ganyan, maglalagay sila. Mayroon din yung sentence, itatanong ka kung yan ay true or false. Okay? Oh, ito. Is a deviation from typical behavior that is labeled by society. No? It is maladaptive and it interferes with a person's ability to function in a situation. Yung deviation dyan class, pag sinabi natin deviation, taliwas, ano yung ginagawa mo. No? Kaya nga, no? Oh, ito, example, no? Sabi ng school natin, ha? Papasok ka na naka-uniforme. Okay? Papasok ka na naka-uniforme. At ang uniforme class kasama ang ID. Naka-t-shirt, naka lahat kompleto yan. Alam niyo naman siguro yung kompleto. Ngayon, pumasok ka ngayon na wala kang ID. No, di ba? Pumasok ka ngayon, may ID ka nga, naka-t-shirt ka naman. Hindi na pang school uniform. Are you normal? Sabi ng definition, you are abnormal. Okay, di ba? Eh yung question na lumabas sa board yung mga yun bang mga tao na ang damit ay ganito, yung namumulot-mulot dyan sa highway, sila ba yung considered na abnormal? The answer is no. Hindi lang sila. Ano? Sabi sa definition, lahat tayo, if we deviate, pag taliwas yung ginagawa natin sa society, na gusto ng society, ng community natin, ang kategori natin ay abnormal. Yun. Simple lang yun, ha, yung sinabi kong example na yun, ha. That is just a simple, no, example. Okay? Kagaya ng kwan class, yung smoking, di ba? Napapansin natin yan. Nakalagay nga doon, oh, nandun yung area na pwede kang mag-smoke. No? May area kasi ang paninigarilyo class ngayon, no, hindi ka pwedeng manigarilyo na lang kung saan-saan. Sa loob ng sasakyan, bawal. Bawal yan. Manigarilyo ka sa loob ng sasakyan, bawal yon. Dapat yung designated area lang ang pwede kang panigarilyohan. Ngayon, may mga naninigarilyo ngayon sa kung saan-saan. Are they normal or abnormal? Kayo na sumagot sa isip nyo kung ano ang sagot. Oh. Okay? O ano pa? O ito, next definition ng abnormal. Characterized by perceptual or cognitive dysfunction. O yan ang second definition ng abnormal. Cognitive, ano ulit yung cognitive? Yung brain process, paano mag-isip. E dito, dysfunction. Hindi na gumagana. Alright? Hindi na gumagana yung pag-iisip na. Yan na yung mga sinasabi natin na mga naglalakad-lakad dyan. Oh, so, sila rin. Consider din sila na abnormal. Alright. Okay. Next. Dito muna tayo kay Simon Freud. Ayun. Alam niyo ba si Simon Freud? He is the father of psychoanalytical theory. Yan. No, si Simon Freud. Bakit? Bakit siya naging father? Because of this. Ang galing nga nito klase. Ewan ko kung na-discuss ko. Kasi ito kasi, yung mga subject natin, magkaka-interrelate. Mga yan, no? Baka nabanggit ko ito sa intro noon nung nag-discuss ako. Meron siyang
na-classify kasi na tatlong ugali natin. Sabi ni Sigmund Freud, ang tao mayroong id, mayroong ego, mayroong superego ang tao. Eh ano yung id? Yung id class that is known pleasure principle that is present at birth. Present na yan during birth. Nung naipanganak tayo, present na ang id. Okay? Yung pangalawa naman, yung ego. Ha? Di ba? Naririnig natin, oh. Na-hurt yung ego niya. Oh, di ba? Bakit nagtatampo? Ah, na-hurt yung ego niya. Nakarinig tayo ng nakakasakit. Ang nasaktan sa atin, kaya natin nararamdaman yun, kasi may ego tayo. Oh. Yun. Known as, yan. Known as reality principle. Reality, yung realidad. Yung ngayon, nangyayari ngayon. Halimbawa, eh, sinasabi nila na ikaw ang nagnakaw. Eh, hindi naman. Di ba? Di hurt ka. Oh? Yan. Ngayon, yung ego mo, kung yung ego at id mo nagsama, no? Mag-isip ng hindi maganda. Ha? Halimbawa, ang naisip mo, aabangan kita mamaya. Maghiganti ako. Yon. Bakit mo sinasabi ng ganyan? Di ba? Di pumapasok na yung masamang espiritu. Masamang espiritu, ano? So, pumapasok na yung masamang kaisipan. Ang trabaho naman ni superego, dito, ibabalance niya, no? Ibabalance niya yung iniisip ni id at ego. Di ba? Kaya meron tayong yung konsensya. Di ba? Nakukonsensya tayo, no? Halimbawa, gusto mo ng, well, pero nakukonsensya ka kasi babae, no? O kaya ay bata, no? Bata, hindi mo pinapatulan. Nakukonsensya ka. Yan yung superego natin. Yun, no? Nagbabalance. Kaya kapag hindi binalance, ah, ni superego yung ego at id, hindi niya na kayang binalance, ayun na. Magkakaroon na ng crime. No? Galing, ano? Kaya galing naman ni Simon Freud, no? Na nakapag-isip ng ganun pala, totoo naman, no? 'Di ba? Totoo naman. I-realize lang natin yung sarili natin, tama siya. Next ay yung humanistic, no? So ito naman ay yung mga school. Ito kasi is yung kanin sa taas kasi class, yung psychodynamic school ni Simon Freud. Pangalawa class is yung humanistic school, na kung saan sinasabi ni humanistic school na ang tao, huwag mo masyadong kinukutya ang tao. Huwag mo masyadong ginagalit ang tao kasi sensitive ang tao. No? Tao yan eh, kaya nga humanistic. Malulungkot yan, may emotion yan, magagalit yan. Ha? Pag nag-isip na maghiganti yan, maghihiganti yan. Yan, tao yan. Okay? Pagdating naman sa cognitive school, yan na yung cognitive process. Ano ulit yung cognitive process? Yung kung ano yung decision mo. Kasi nga, brain function ang cognitive. Ano? Thinking yan, pag-iisip ang cognitive. Pag nag-decision yan, oh, pasok sa... Right. Next is yung behavioral school. No? So ano ba yung sinasabi ni behavioral school? Is based on the notion that all behavior is learned. Lahat daw ng ugali natin na meron tayo ay natutunan natin. Yan naman yung sabi ni behavioral school. Okay? Yan naman ang sabi ni psychophysiological school. Yan daw ay popular sa Amerika, no? So sabi niya, yung abnormal behavior daw ay manifestation ng abnormal brain function. Eh tama nga naman, automatic 'yun, 'di ba? Kapag abnormal yung utak, ano? Yung takbo ng utak, of course, ganun din ang ugali. 'Yun.
So dito tayo sa normal behavior. O ano ngayon ang normal? No? Sabi diyan, refers to the standard. O yan, standard behavior, ah? Because they follow the standard norm. Sinusunod mo yung standard norm. Sabi diyan, normal ka. Ayan. Ano ba yung standard norm? Ano yung norm? Ha? O ano ulit yung norm? Nabanggit ko yan noon eh. Ang norm ay rules. Ha? Rules ang norm. O, yung mga kapwa kong nagmumotor dyan. O, ano ang sabi ng rules? Pag magmotor ka, mag-helmet. Okay, di ba? Pag magmotor ka, mag-helmet. Kaya nga, pasalamat ako kay Kwan eh. Kay Sir Ian. Alam nyo, siya yung nag-guide sa amin, ano? Nag-tutor sa amin, dyan sa Zamboanga. Naka-helmet talaga. Wow, sabi ko. Yan, normal. Yung iba sa inyo, or iba dito. Dito ah, dito sa Isabela, saan nilalagay ang helmet? Dito sa siko. No? Sa siko nilalagay ang helmet. Kaya kapag sumimplang, no? Oh, malinis yung siko. Yung ulo basag. No, basag yung ulo. Oh. Mga abnormal. Kung sinusuot mo, pag sabi nga ng batas sa traffic, pag nagmotor ka, no? Dapat naka-helmet ka kasi batas na 'yan. Okay? Mag-drive ka, naka-motor ka, wala kang helmet. So, characteristics of a normal person, dapat matured. Emotional maturity. Paano natin masasabi na emotional maturity tayo? O sa social media na lang. Nag-post lang yung kaibigan mo, ang alam mo, ikaw na yun. Lahat na lang ng post, ikaw na. No? Emotional matured ka ba kung ganon? Lahat na lang, parang ikaw na yung pinapatamaan. Meron ganyan sa amin. Lahat ng post, ang alam niya, siya ang pinapatamaan. No? Wala ito, sabi ko. May topak ito. Tayo naman, ako naman, normal naman tayo, matured naman tayo. Hindi ko na pinapansin yun. Yun yung mga bagay na hindi kailangan pansinin, di ba? Free expression of personality. No? So, nasasabi mo, pag bumili ka dyan sa kantin, di ba? Paano ka makakabili kung hindi ka magsabi? Paano ka makakabili kung hindi mo alam, i-express? Ah? Simple lang yan, ha? Ah. Nakatayo ka lang. Anong bibiliin mo? Nakatayo ka lang naman. Hindi mo sasabihin. Okay? Adequate security feelings. So, hindi tayo natatakot. Wala tayong pangamba. Adequate self-knowledge. Alam natin yung pagkatao natin. And then, efficient contact with reality. Yung alam mo, yung buhay mo. Next, adaptability to norms. Yan. Halimbawa, sanay tayo na online, di ba? Tapos sasabihin nila, oh, face-to-face na. No? Noon, ang daming nagre-reklamo na online. Ang daming nagre-reklamo na online class. Sabi ng president namin, ah, hindi. Ah, mandatory. Sabi ng president. Mandatory yan. Oblige sa mga estudyante na papasok. One day lang ang online. Ayun. Kaya wala kaming nagawa. Pati kami, pumapasok na. No? Ayan, adjustable. Dapat adjustable tayo. Ba? O ito, kinds of behavior. O yan na, ito na yung overt and covert behavior. Pag sinabi natin overt behavior, ito yung behavior that are outwardly. Yan, manifest. Kagaya ng kanina, yung recessive trait at dominant trait, no? Ito naman, covert behavior, ito naman yung hidden. Yan, yung iniisip natin, no? Kagaya ngayon, baka ang iniisip nyo, bakit ba si sir hindi nagpapa-break? Bakit ba si sir hindi nagpapa-break time? Tagal-tagal naman magsalita yan. Baka merong nagsasabi sa isip-isip nyo ng ganyan, no? Ayun, yun yung mga
Uber. Example lang yun ha, example lang. Hindi ko sinasabing ganyan kayo ha. Baka ma-misinterpret nyo ako. No? So, covert behavior yan. Alright. Yun naman conscious and unconscious. Pag ang babae ha, ay unconscious at ginalaw mo. What I mean, ginalaw mo. Nagkaroon ka ng sexual contact sa babae na unconscious. Sabi sa batas, paragraph 1, ano, ng Republic Act 8353, paragraph 1. Letter B, if I'm not mistaken, yung letter B, kasi yung una, yung letter A, with force, yung pinilit. Pangalawa ay yung when the victim is unconscious, sabi doon. Ano yung unconscious? Walang malay. Sinuntok mo, nawalan ng malay. Rape yun. Pag-renate mo. No? Pag ginalaw mo, nagkaroon ka ng sexual contact, that is rape. Pinainom mo ng alak, na blanco na, o kaya ay hindi niya na alam ang sarili niya. No? That is unconscious. Okay? Yung conscious naman, ay within the level of awareness. Aware siya. No? Aware ka. Kagaya ngayon, ha? Ano kayo? Conscious, unconscious? O siyempre, nakikinig kayo. Kayo ay conscious. Pero kung hindi ka nakikinig, natutulog ka, unconscious ka na. Yung tulog kasi part yan ng one, yung may sleeping sickness. May mga ganyan ano, na tao. Yung kahit na galaw-galawin mo, ha? Ay, yung ginaganon mo, oy, ganun. Pag nakuha niya na yung himbing ng tulog niya, hindi na yan magising. No? Kahit kubaran mo, hindi magising. Sabi ng jurisprudence natin, yung babae ay under unconscious. Yun, rape yun. Okay? Next. Another explanation class. Yung mga ano, ito naman sa ini-example ko ito sa martial arts eh, no? Kasi lahat tayo nag-aral ng martial arts, di ba? Yung sa first year pa lang natin, lalong-lalo na yung sumali sa club sa inyo, ha, nagpa-promote ng green belt, purple, brown belt, no? Black belt hanggang sa naka-black belt, ha? Oh, bakit kahit pa parehas kayo ng martial arts, bakit may mabilis gumalaw? Talagang mabilis talaga. Oh. Ang explanation niyan, dahil mayroon tayong or meron siyang complex behavior. Ano yung complex behavior? Marami yung active na neuron sa kanya. Eh, kaya tayo naman na mga ordinary lang na gumalaw, ano? Hindi tayo masyadong mabilis. Ang explanation niyan kasi nga konti lang yung active na neuron sa atin. Ang tawag diyan ay simple behavior. Yan din ang explanation class sa mga bata na maliliit. Diba, parehas naman na maliit na bata. Pero, merong malikot. No? Kahit sabihan mo ng sabihan, huwag kang aalis dito. Ah. Diyan ka lang. Ah. Diyan ka lang. Pagtalikod mo, umakyat na sa bintana. Umakyat na sa punong kahoy. Meron naman yung bata na, upo ka lang dyan ha. Kahit minsan mo lang sabihin, nakaupo doon. Diba? Doon lang. Di umaalis. Bakit? Dahil sa simple behavior, o konti lang yung active na neuron. Yung complex behavior, more number of neurons involved. Ayan. Ano naman itong rational behavior at irrational behavior? Pag sinabi nating rational, the person act acted with reason. Ang ginagawa niya ay alam niya ang dahilan. Kagaya niyo, class. Bakit kayo umaten? Tanungin ko nga kayo, bakit kayo umaten? Kung ang sagot niyo sa akin, sir, para ma-review kami at pumasa kami sa board. Pag yan ang sagot niyo, you are rational behavior.
you have the rational behavior. Pero kung ang sagot nyo sa akin, eh sir, eh, hindi ko nga rin alam eh, bakit ba ako nandito? Bakit ba ako nandito? Ah, so, ah, hindi mo alam ang dahilan bakit ka nandito, ah, irrational behavior yan. No? Yan. Yung voluntary behavior naman at involuntary behavior. Voluntary behavior is an act done with full volition na kung saan mag-decide tayo, 'di ba? Voluntary. Mag-react tayo, voluntary yan. Ma-discriminate tayo, voluntary na malulungkot ka, ganyan. Eh yan namang involuntary class. Kahit hindi mo gagawin yan, that is referring to the movement of the internal parts of your body. No? Kagaya ng bituka. Internal parts yan ng katawan natin, bituka. Pwede mo bang sabihin sa bituka mo nga, bituka mo na huwag ka munang magiling kasi wala na akong pera mamaya at lagi akong busog. Pwede mo bang sabihin yon? Hindi, hindi mo pwedeng sabihin yung class, no? So ang tawag dyan ay involuntary behavior. Okay. Proceed tayo sa aspect of behavior. Meron tayong intellectual aspect. Yung intellectual aspect referring to yung utak natin, no? Pertains to way of thinking. Ayan, reasoning, kung paano tayo mag-reason. Intellectual yan. Yung emotional naman aspect, yung feelings natin. Ano ba yung feelings mo ngayon? Ha? Yung may mga ugali na moody. Oh, wala sa kwan, no? Kumbaga, wala siya sa mood. Okay? Yan, emotional yan. Social aspect. Oh, sabi nila, no man is an island. Anong ibig sabihin yun? Yung no man is an island? Walang tao na nag-iisa. Lahat tayo may kaibigan. Social aspect yan. Moral aspect. Yan yung to determine what is right from wrong. Alam natin yung tama. Alam natin yung mali. Ang tawag dyan ay moral aspect. Yung psychosexual aspect naman class, yan na yung ako, ha? Lalaki ako. Ikaw naman, babae ka. Okay? So alam mo yung being mo, kung ano ka. You're being a man. You're being a woman. Ha? Eh kung lalaki ka, sabihin mo, ah, lalaki ako. Pero na-attract ka sa kapwa mo lalaki. Ah, hindi ka lalaki. No? Babae ako. Eh na-attract ka sa kapwa mo babae. Ah, hindi ka babae. Okay? Political aspect, ayun, may sarili na tayo dyan, no, sa political aspect. O, limbawa, gusto nyong iboto si Lenny Robredo, okay, yan, decision mo yan. Alam nyo, sa politika, maraming nag-aaway sa politika. Magkakaibigan, mag-best friend, wala na, hanggang ngayon, hindi na sila mag-best friend dahil iba yung binoto ng isa, iba naman yung isa, Marcos yung isa, Robredo yung isa. Okay. And value attitude. Ano naman itong value attitude? Okay? Yan yung gusto mo at ayaw mo. No? Kagaya ko, ayaw ko ng dinuguan. Ayan, ayaw ko yun. Dinuguan. Pero kapag ang ulam ay adobo, wow! Na mapapawaw ako dyan, adobo, lalong-lalo na kung yung dry na adobo, no? Tapos maraming bawang, no? Yung bawang eh nanuot sa karne, no? Ah, oo nga pala, iba pala kon pala dito. Naalala ko na. Ah. Oo nga pala, no? Okay. Yun. Eh, naalala ko lang, yung likes and dislikes natin yan, yung value or yung attitude. Okay, kung mapansin yung class, na ulit-ulit, ano? Paborito kasi yan ng PRC natin, yung mga heredity, environment, no? Ayan, doon tayo sa family.
class, family. What is family? Family is said to be the cradle of human personality. Yan ang family. Anong ibig sabihin ng cradle of human personality? Aminin man ninyo, class, whether you like it or not, no? Diyan nag-uumpisa na nade-develop kung ano ka. Yung ugali natin sa pamilya yan. Ah, nag-uumpisang ma-develop, ma-mold kung ano ka. Oh, ito. Kaya nga naawa ako sa mother, ano, kapag nagbibiyahe. Tapos yung anak isusuntok-suntokin yung nanay. Naku, nadudurog yung damdamin ko doon. Ah, ewan ko kung may ganyan sa inyo diyan, pero dito, marami na akong na-witnessan na ganyan. Nagwawala-wala yung bata. Ang disiplina talaga kasi, class, nagsisimula sa loob ng bahay. Kung hindi mo dinisiplinaan yung anak mo or pinapabayaan mo, pabaya ka, no? Pinapabayaan mo na ganun. Paglabas ninyo, ah, hindi mo na makontrol, 'di ba? Kasi alang naman na paluin mo doon sa maraming tao, di nakakahiya ka pa na magulang. 'Di ba? Hindi mo madisiplinahan eh kasi nakakahiya, maraming taong na nanonood. Okay? Eh, sabi ko, kaya sa loob ng pamilya, dapat dyan pa lang, itrain nyo na ang inyong mga anak na magalang, hindi ka binabastos, di ba? Yung iba kasi, tinatawanan yung mga anak na nagsasalita ng masama eh. Ano? Tinatawanan eh. Eh, parang laruan. O, ngayon, pag lumalaki yan, o, hindi mo na makontrol. Alam nga naman na sipain mo sa maraming tao, hindi naman pwede. Kakasuhan ka naman. No? Tapos may naka-video pa. O, i-upload yan. No? Wala. Patay ka. No? Ganun yun. Next class, ito naman yung pag sinabi nating pathogenic family structure. May mga problema sa pamilya. Lahat naman yan. May problema sa pamilya. O, tingnan natin kung nasaan kayo dito. No? Let's see. Nasaan kayo dito, class. Number one is inadequate family. Ano itong inadequate family? Ito yung characterized by the inability to cope with ordinary problems of family living. Ano ba yung mga ordinary problems? Ha? Inutusan ka na maghugas. O ikaw, Kwan, ano ba? Tingin nga tayo, sino ba ang nandito? Example. Si, oh, ikaw, Christine. Ah, kinumpleto pa yung pangalan mo, ha? Sabi ng nanay mo, ikaw, Christine Tubo. Sample lang, ha, Christine Tubo. Ikaw, Christine Tubo, maghugas ka nga ng pinggan. Tapos nung umalis yung nanay mo, sasabihin mo naman sa kapatid mo, oy, ikaw, oh, ikaw, hugas ka nga ng pinggan. Ganun din ang sinabi, nung umalis ka rin, sasabihin, oy, maghugas ka nga ng, hanggang sa pumunta na kay Bunso, ha? Tapos walang nahugasan. Pagbalik ni Mother, ha? Magsusumbong si Bunso. No, si ganito, 'di ba? Ang Bunso pa naman ay gustong-gusto ng magulang 'yan, no? 'Yon, magagalit na naman si Nanay, tapos si Nanay rin ang maghuhugas. 'Yon. Mga simple, mga simple lang 'yan, 'di ba? Eh normal lang naman 'yan sa mga yan ay na-cure yan. Sabi ng human behavior, naaagapan yan. Yan yung mga simpleng bagay na naaagapan naman. Okay? Ang pangalawa is yung anti-social family. Ito naman ay yung kasakasama mo, ang anak mo na umiinom, no? Kasakasama mo ang anak mo na nagbibingo, kasakasama mo ang anak mo na nagsusugal. Kung baga classmate mo sa kalokohan. Ah, may magulang ba kayo na ganyan? Sinasama kayo? Classmate ninyo? Ah, kaya kapag sinuntok yung tatay, ba't mo sinuntok yung tatay mo? Lalaban eh. Wala na, baliktad na. Ah, yung tatay na ang lalaban. Ganon. Ah? So, ano naman yung discordant? Class, what is mean by discordant? Ito naman yung mga sitwasyon sa pamilya na hindi maganda. Kagaya ng ano,
Away-away ng mag-asawa, away-away ng tatay-nanay, 'di ba? Affected ang mga anak diyan eh. Kasi naranasan ko rin 'yan, yung tatay ko lasinggero, yung tatay ko. No, lasinggero, siyempre pag-uwi anong expect mo, no? Away 'yan. Ako naman, nakatago ako sa kwarto ko lang. Maliit pa lang ako noon, ganun na. Ito naman ang mas worst class, yung disrupted family. Ano yung disrupted family? Kung naghiwalay, nag-separate ang mga magulang. No? Yan ang mga worst. Namatay, namatay yung nanay, namatay yung tatay. Okay? Ang tawag dyan ay disrupted family. Okay, dito tayo sa Maslow's Hierarchy of Needs. In the Maslow's Hierarchy of Needs class, paganyan yan, ano? Pyramid. Pyramid yan. Dito sa baba, mas marami ang may gusto, may mas marami ang needs natin. Yan yung biological needs. Papataas yan, susunod sa biological needs. Sa biological needs, nandyan ang pagkain, tubig, bahay, no? Cellphone, kasama yan, lahat yan, mga basic needs yan, physiological needs or basic needs. Okay? Nandyan lahat. Susunod dyan, safety needs. Yung secured tayo, susunod na lang yun, yung maging safe ka. Tapos ang susunod dyan ay yung maramdaman mo na mahal ka ng mga mahal mo sa buhay or may minamahal ka. Ayun, yun ang maganda, di ba? Yung may minamahal ka. No? Kagaya ni Rina. Nagpa-flashback yung mga nandyan. Okay? Hello sa mga may kasama sa virtual space. Yo, si Rina may kasama. Akala ko mag-isa lang. No? Yung may mga kasakasama dyan. Hello sa inyo. No? Okay. Sana nakikinig kayo, ha? Baka naman nakakuan lang kayo, nagkikismisan, ha? Si ganito, si ganito. Ah, tama yan, sir. Si ganito, si ganito. Huwag mo na magkismisan. Okay? Next is cognitive needs. Ano? Yan yung motivation natin for learning. Gusto nating matuto. Pag gusto mong matuto, cognitive needs yan. And then, esteem needs. Ano naman yung esteem needs? Ayan, mga barkada natin, gusto natin na honest, hindi tayo linuloko or hindi sila sinungaling, no? Right? And then aesthetic needs. Yan. Kaya nga bago kayo papasok sa school, maligo ka muna, no? Ewan ko lang kung mayroong hindi naliligong pumapasok sa school diyan. No? So, referring to our beauty, yan ay aesthetic needs ang tawag dyan. Pag yan naman ay nakamit mo na, no? Yung mga pangarap mo, may trabaho ka na, may pamilya ka na, ang tawag naman dyan ay self-actualization naman ang tawag dyan. Okay? So, what are the factors that affect mental disorder? Ano ba yung mga, bakit may mga mental disorder? May sakit sa pag-iisip? Ano ba ang dahilan? No? So yan, number one ulit, namana mo. Bakit may topak ang ulo mo? Eh namana mo yan eh, may topak ang ulo ng tatay mo eh. Eh may topak ang ulo ng lolo mo or, di ba, namamana yan. Okay, heredity, number one. O kaya ay, nagkakaroon ng abnormality dahil incestuous marriage. No? Ano yung incestuous marriage? Yan yung magkakamag-anak, magkakapatid, na nag-asawa. Okay? So, nagkakaroon yan ng blood incompatible. Kaya kapag blood incompatible, yung sarili-sariling lahi, yung isa sa mga anak nila, mayroong abnormal doon na isa. Meron yan, nangyari yan, yung mga kamag-anak namin. Pero ang nangyari kasi, ang istorya noon sa amin, ay nagkita sila sa isang lugar na hindi nila alam na first cousin pala sila. Tingnan nyo, first cousin. Pero may epekto sa naging anak nila. May anak silang pito. Yung isa doon, yun. Bingi. No? Hindi nakapag-aral. Kaya nga, yun yung laging kasakasama ng tatay nila, yung uncle ko, kasakasama ng tatay nila sa bukid.
Ha? Kawawa naman, ano? Pero yung mga kapatid niya, ay, nakapag-aral naman silang lahat. Okay? Next is impaired vitality. No? Yan naman ay nagiging abnormal ang isang tao dyan because, yan o, mental worry, no? Grief, physical strain, no? Iba yung pananaw niya, impaired, no? Impaired yung functions niya, functions ng pag-iisip. Pag nagdaramdam sobra, no? Lahat ng sobra masama, di ba? So ganun 'yon. O kaya ay poor moral values, yan yung hindi masyadong naalagaan ng bata, no? Yung mga spoiled, di ba? Yung mga spoiled na mga bata, yan yung mga palaban eh. Yung mga hindi tinuruan, no? Kaya ang tawag diyan ay poor moral values. Yung psychic factors naman, yan naman ay dahil sa sama ng loob, hatred, no? Yung psychic factors. Right? So, kung mapapansin nyo class, yung classification of abnormal behavior, meron tayong neurosis at meron din tayong psychosis. Anong pinagkaiba ng dalawa? Pag sinabi natin neurosis, centered on worry, lagi kang nagwo-worry. Lahat na lang ng bagay. Ako, delikado, delikado, ganun ka. E yung namang isa, yung psychosis naman, ito naman yung distortion of reality. No, kagaya ng ano? Yung delusion. Delusion. False belief. Maling paniniwala. Delusion ang tawag doon. Ha? Halimbawa, meron dyan, nagsasabi na siya si... Ha? Siya ang Diyos dyan. Na pinapaniwalaan mo naman. No? Delusion ka o kaya ay psychosis. No? O kaya ay bukas na ay end of the world. Lagi mong sinasabi na ko, bukas na end of the world. No? False belief. E ano naman yung hallucination? Ang hallucination, false sensory. Iba or mali yung nakikita mo. No? False sensory. Halimbawa, ang nakikita mo ay yung lola mo. Lola mo ang nakikita mo. Pero ikaw na nakakakita sa lola mo, ang nakikita mo, hindi yung lola mo, pero si Ivana Alawi. No, si Ivana Alawi pala yung nakikita mo, pero yung lola mo yun. No? Hallucination ang tawag doon. Alright? Yeah. Yan namang repression, not aware. Hindi ka aware. No? So ang tawag dyan ay psychosis. Yan namang psychophysiological disorder class. Ano, tandaan nyo yan, ha? Yung psychosomatic. No? Ang other term ng psychophysiological disorder ay psychosomatic ang tawag dyan. It is manifested by illness, yan, ha? Associated with emotional and mental factor. Yung may sakit ka, tapos yung sakit mo, lagi mong iniisip, nai-stress ka, no? Tapos iba pa yung mga naiisip mo. Ang tawag daw dyan ay psychophysiological disorder or psychosomatic. Okay? So, meron tayong dalawa, ano? Yung organic brain syndrome at saka yung personality disorder. Tandaan yun lang class, kapag personality disorder, no? Iba lang yung paglaki niya. Yung ugali niya, ugali niya iba yung ugali niya paglaki. Ang tawag diyan ay hindi kasi hindi wala naman siyang kapansanan. Okay naman siya, normal naman siya na tao, pero iba. Iba yung ugali niya. No, ang tawag natin diyan ay personality disorder. Right? Pero itong organic brain syndrome class, impairment may sa brain, ayan, impairment of orientation. Memory, ayan, wala siyang one o kaya ay hindi
hindi siya makaalala, makarecall. Ang tawag natin dyan ay organic brain syndrome. Okay? How about the perspective on the causes of criminal behavior? We have, oh ito na ah, criminal behavior na ito class. Bakit or in what instance na nagiging criminal ang isang tao? Number one, maaaring yan ay anxiety. Ano ba ang anxiety? Or other term as psychological perspective. Yan yung mga stressful situation that when become extreme, kapag sumobra yung pagka-stress mo, no? Yung mga namomroblema sa asawa o namomroblema sa isang bagay at lagi mong no problema yan, extreme, ha? Yung anxiety mo, yung stress mo, sumobra na, sabi ko nga kanina, lahat ng sobra masama, it will result to maladaptive. O yan na, yung maladaptive. Oh. Ibig sabihin, makakagawa ka ng mga abnormal na gawain. Maaring makapatay ka, no? Maaring makagawa ka ng magnakaw ka. Those are maladaptive. Ang tawag dyan ay anxiety o kaya ay psychological perspective. Ito namang faulty learning or other term niya ay behavioral perspective. This is failure. Failure to learn. Hindi mo natutunan, no? Na yan pala ay masama. Ang pagkuha ng hindi mo gamit ay masama. Hindi pala na ituro sa'yo. Kagaya ng may nag-confess, no? Sa pare. Oh, father, mag-confess nga ako. Ano yon, anak? Sabi ng father. Nagnakaw po ako, father. Anong ninakaw mo? Tali. Tali, father, tali. Tali lang pala. Walang problema dyan sa tali. Eh, ang problema, father, nung hinila ko yung tali, may kalabaw. Ayan, masama yan, sabi ng father. Bakit may kalabaw? Anong ginawa mo sa kalabaw? Binenta ko na, father, yung kalabaw. O, magkano? Walang ma-offend, ha? Walang ma-offend na gawin. Magkano, sabi ng father? 30,000. Okay, sabi ng father. Jum Sokola Espiritu Santo, amin. Sabi niya, o, bigay mo yung kalahati sa simbahan. Ayun, no? Faulty learning. Ha? Yung mga bawal sa atin, hindi niya alam na bawal. Okay? Next is yung block or distorted personality growth. Okay? Ito naman yung ugali na aggressive, no? Violent, ha? Kunting kwan lang nagbabayolente na. Ang mga ugaling yan that leads to criminal behavior ay black or distorted personality growth ang tawag natin dyan. Okay? Next naman ay unsatisfactory interpersonal relationship. Ito naman ay concept in early childhood by overcritical parents, yung mga strictong magulang. No? Diba? Yung mga ganyan, sobrang strict. Meron din naman yung hindi strict. Di ba? Next is yung pathological social condition. Okay? Ano yan? Kapag dahil sa ginawa mong krimen, ang reason mo ay dahil mahirap ka. Dahil sa kahirapan, sinasabi mo, bakit ka nagnakaw? Mahirap kami. Bakit mo pinatay? Lumaban. Nang hinold up ko, lumaban. Pag yan ang sinasabi mo, sabi sa criminology, you are pathological social conditions. No? Kasi may conditions bakit mo nagawa. Okay? Sir. Nandyan pa? Tingnan ko nga, i-stop ko nga muna kasi gutom na iba. Hello, ito na.
Okay, yata tayo nalirat. So, dito tayo class sa classification of the causes of criminal behavior. Ito yung stages class. Ito yung step, ano? Kung papaano naa-addict ang isang criminal. No? Ano yun? Una, hindi kasi ang criminal class, hindi naman basta-basta na criminal na lang yan eh. Na ganun na lang yan eh. Kagaya naman class ng pag-iinom ng alak. Diba? Mapait yung alak, pero bakit? Maraming may gusto. Ano, ito yung dahilan, no? Nandito 'yon. Number one class, yung primary cause. Yung primary cause, ano bang dahilan? No? So bakit ka umiinom ng alak? Anong dahilan? Maaring may problema ka. Kaya tinitiis mo eh, tinitiis mo yung pait. Nakikita mo yung kasamahan mo. Kinakantsawan ka marahil yung kasamahan mo. Pagdating naman sa criminal act, halimbawa, walang pagkain, yan yung primary cause eh. Bakit ka nagnakaw? Eh, walang pagkain eh. No? Eh, mahirap lang sa mahirap. No? Eh, ito, example lang ha, example lang. Okay, yan yung primary cause. Next naman ay yung predisposing cause. Ano yung predisposing cause? A condition that comes before and paves the way. So ano ba, nagugutom ka. Yung kanina, bakit ka nagnakaw? Eh, mahirap nga eh, walang pagkain. So nung kinain mo, nung kumain ka na, no, nawala na yung gutom mo. Yan, di ba? Nawala na yung gutom mo. Nung uminom ka ng alak, dahil sa problema mo, nakalimutan mo saglit. Yun, nakalimutan mo saglit yung problema mo. Oh, ano ang next dyan? Ang susunod dyan class, yung precipitating cause. A condition that proves too much. Na-prove mo. Halimbawa, nagising ka, nablanko ka eh. Sino yung nakaranas na nablanko dyan? O, di ba? O kaya ay, uy, nung nagnakaw ka, hindi ka nahuli. Kumain ka. Oh. Tapos uulitin mo ulit. Iyan yung precipitating cause na. Na-prove mo na. Ah, pwede pala. Pwede. Pwede palang magnakaw. Pwede palang mag-drugs. No? Pwede pala. Tapos ang susunod dyan, yung reinforcing cause naman, class. Ano yung reinforcing cause? A condition that tends to maintain maladaptive behavior. O yan o, ulit o, yung maladaptive, yung maling ginawa mo. No? Mini-maintain mo na. Hindi ka na nagtatrabaho kasi okay lang pala magnakaw. No? Magnakaw ako, okay lang pala. O, mini-maintain mo na yan. No? Mini-maintain mo na umiinom ka na ng alak. No? Kaya na-addict ka na. Ayun. Yan yung mga apat na dahilan kung bakit meron tayong mga pag-uugali na criminal. Dahil sa primary cause, may dahilan. Tapos nung ginawa mo, na-prove mo na maganda pala. No? Kahit na mali. Tapos i-maintain mo na yung maling gawain mo. Bakit may mga snatcher? Kasi naranasan na nila yan eh. No? Sir, nag-init na cellphone. Ano, na-stress na yung cellphone nyo? Nag-iinit na yung ulo? O sige, sige muna. Ipan nyo muna. Okay lang naman. Continue sige, lang, sige. Sir. Continue lang, sir. Ah, okay, okay. Sige, sige. No? Yan. Yan yung instances, ano? Kung bakit tayo nagkakaroon ng criminal behavior. Okay. Ito namang neurotic. Ano? Di ba? Naririnig natin yan. Neurotic. Ang ibang katawagan class sa neurotic ay psycho-neurotic behavior. Kahit na anong bagay kasi ito eh, maaaring yan ay criminal at maaaring hindi naman criminal behavior na ginagawa natin. Kasi ang pag-iinom per se, ano? Kasi halimbawa ako, umiinom ako ng alak pero hindi naman ako nanggugulo.
lasing la, na, na nalalasing lang ako, that's not a criminal class. It is not a criminal. However, may mga classification of behavior tayo na sinasabi natin na ah, yan ay disorder, no? O kaya ay personality disorder. Yun, mga ganun lang, pero hindi ibig sabihin na criminal ka na. Pero that will lead may tendency na dahil lasing ka, eh, may makaaway ka, di ba? Maaksidente na masaksak mo, maaksidente na masuntok mo, o kakasuhan ka, o, eh, magiging criminal ka na. Pero yung pag-iinom per se, dahil na-addict ka, eh hindi yan crime. That is not a crime. Pero pagdating naman sa mga bata, ano, mga bata na lasinggero, nagiging crime sa kanila yun. No, di ba? Na-discuss ko yan noon eh. Ano ang tawag natin doon? Ang tawag natin doon ay status offense. No? Status offense. Nagiging crime sa mga bata kapag yan ay ginagawa nila, pero hindi crime pag ginawa yan ng mga adult or matured person. Okay? So, hoping na yung nagtanong ay nasagot natin ng konti. Okay, sige. Ituloy natin. I-type nyo lang kung meron kayong gustong ikon dyan, ano, sa chat box natin. Okay, so neurotic. Ulitin ko, no? Itong neurotic, ang other term niyang neurotic class ay psychoneurotic behavior. Ano naman ito? Ito naman ay group of mild functional. Mild lang, no? So, hindi grabe. So, kapag mild lang, ibig sabihin ng mild, kaya pang gamutin, kaya pang i-rehab, no? Kagaya ng manginginom class, ano? Halimbawa, gusto mo nang magbago, no? Eh, halimbawa, naubos na yung pera ko sa kalilibre sa mga mokong na ito, ah. Sa mga kasamahan ko, lagi na lang ako ang nanglilibre, no? Magbago nga ako, no? Eh, kasi hindi naman nakukuha sa isang salitaan lang ang pagbabago, no? Kagaya nga ni Mark Fernandez, ano, yung anak ni Rudy Fernandez, di ba, na-rehab yun kasi drug addict yun, no? So na-rehab siya, ganun din ang gagawin sa'yo. Dapat ma-rehab ka, no? So ipupunta ka sa isang institution, rehabilitation institution ng DSWD, at doon, siyempre, hindi ka na makakainom, hindi ka na makakabili ng alak, mapuwersa ka, ano, na magbago. Yan. Pero maraming mga intervention yan. May spiritual intervention, may physical intervention, yung mga sports activity, community activity, ng mga program ng DSWD. Okay? Ayun. So dito, pwede pang maagapan dito. Ano kasi nga, that is just a mild, no? Pero pagdating naman sa yung classification niya, meron tayong neurotic nucleus. Ano naman yung neurotic nucleus? Faulty evaluation. No? Yung faulty evaluation, yung hindi ka makarealize. No, 'di ba? Kaya nga ito yung mga na-advised. Advice sila ng advice, pero bakit inuulit niya? Or bakit ginagawa niya? Kasi hindi niya ini-evaluate or hindi niya iniisip, no, yung sinasabi sa kanya. Ang tawag diyan nucleus, o kaya ay neurotic nucleus. Okay? E ano naman ang neurotic paradox? Yan naman ay tendency to maintain lifestyle, no, despite its maladaptive nature. Kagaya ng gusto mo nang magbago, no? Ayun, i-example natin 'yon, ha, yung addict na sa alak. Gusto mong magbago, wala kang magawa. No, kahit gusto mong magbago, wala kang magawa. Minimaintain mo pa rin kasi wala kang magawa eh. No? Ang tawag diyan ay neurotic paradox. 'Yun namang psychopathic behavior. Ang tawag naman dyan ay personality or character disorder. Yan yung mga other term, ano? Kailangan nyo ring malaman yung mga other term.
personality disorder or character disorder ay parehas lang sa psychopathic disorder. Ano naman ito? Ito daw yung second group of abnormal behavior which typically stem from immature, no? Immature distorted personality development. Tingnan natin mamaya, may mga ganun ba sir? Meron. Meron yung ang edad siguro, ang mga edad ninyo nasa 20, 21, ganun siguro. Pero ang pag-iisip mo, 4 years old, 7 years old, meron yan. Immature pa rin. No? Nandyan, nandito sa discussion natin. Okay. Next ay yung psychotic behavior. Ano naman ang psychotic behavior? Ito naman ay group of disorder involving gross structural defect in the brain tissue, no? Severe disorientation of the mind. No? Does it involve lost contact with reality? Alam niyo yung mga tao na may mga naririnig-rinig. No? Halimbawa, kagaya sa office namin. No? Kasi yung kwento sa office namin ay may namatay daw. No? Yun, may mga kwento-kwento. Tapos, yun nga, may kasamahan kami na may salsaltik. No? May naririnig daw. Ano yung sasabihin sa akin? Uy, narinig mo ba yan? Narinig mo ba yan? May mga ganun-ganun. Alam nyo, yun ay psychotic yun. No? Psychotic behavior. Wala naman. Ano? Yan yung tawag nilang lost contact of reality. Wala naman. Reality, wala naman. May isip-isip lang yan na ganun. Okay. Ito yung tanong natin. Tinanong din ito sa board exam class. Yun bang naglalakad, natulog? Ha? Sinaksak niya yung kasama niya. O kaya ay yung... Oh, yun, sinaksak yung kasama niya. Exempted ba sa criminal act? Exempted ba siya? Ang sagot natin, ang sagot pag, halimbawa, lalabas sa question niyan, sa board examination, ang sagot ay hindi exempted. He is not exempted. Right? Hindi siya exempted. Bakit? Kasi itong somnambulism, semisomnolensya, at saka hypnotism, ay hindi ito insanity. Kasi ang sabi lang ng batas, saka ka lang ma-exempt sa criminal na ginawa mo, kahit nakapatay ka, dapat insanity ka or insane or baliw ka dapat. No? Pero kung ang status mo ay ito lang, somnambulism. Ibig sabihin ng somnambulism class, perform an act while sleeping. Nakatulog ka na, bumabangon, umiinom, di ba? O kaya ay nakagawa ng krimen na nakatulog, pwede mo bang irason na, hindi ko alam yan nananaginip ako tulog ako hindi. Sabi ng batas, hindi ka exempted dyan, sabi ng batas. Yan namang semi-somnolensya, o kaya ay somnolensya, yan naman yung half sleep, half awake. Yan yung makukuha niya na yung tulog niya, no? Pupunta na. Dinisturbo mo, sinuntok ka bigla, no? Sasabihin mo ba, pasensya ka, ba't mo kasi ako dinidisturbo, no? O kaya ay nasaksak mo, pwede mo bang irason na, nabigla ako, pwede mo bang sabihin yon? Hindi mo pwedeng sabihin na nabigla ka, kaya ka exempted. Sabi ng batas, liable ka sa crime na nakumit mo. Kagaya rin yan, hypnotism. O kaya ay ang other term ng hypnotism, yung mesmerism. Nagiging unconscious ka na. Nagiging kung ano na lang ang dinidikta sa'yo, yun na yung ginagawa mo. Diba yung mga budol-budol dyan sa Manila? O pag ini-interview yung mga biktima, ano ang sinasabi ng biktima? Sir, bigla na lang nilalabas ko yung wallet ko, kung ano yung sinasabi, sinusunod ko. O, diba? Bakit? Inahip notize sila.
Yun. Ano, na-hypnotize sila. Okay? So, sasabihin mo ba na, ah, na-hypnotize kasi ako, kaya ako sinaksak, o hindi ko naman alam. Hindi ko alam bakit ko sinaksak. Ganon, ganon ka, magsalita, no? So, yun yung reason mo, ah, hindi yan rason. Okay? Sabi ng batas, liable ka dyan. Yan na naman ang delirium. Pag sinabi natin delirium, is state of confusion of the mind. Yan. Yung kagaya ni Valentina, ano sa Darna. Kapag may nagbubulong-bulong sa kanya, ako, nakukonfuse siya. Ano, di ba? Nagsumisigaw pa. Ha? Bigla na lang sumisigaw. Oh. Delirium ang tawag dyan. No? Okay. Yan naman ang anxiety disorder. Ha? Pag sinabi natin anxiety disorder, ang other term niyan ay neurotic fear. Okay? Neurotic fear. Ang other term ng anxiety disorder, neurotic fear. Yan, ha? Kapag yan ay occasional lang naman. Yung may mga occasion, pero hindi naman sobra, ang tawag dyan ay panic. Di ba kapag nagpapanik tayo? Nagpapanik lang tayo dahil meron tayong pinagpapanik. No? So, pero kapag yan naman ay continuous, worry naman ang tawag dyan. Nag-worry ka. Okay? So, we have the classification of anxiety disorder. We have the obsessive compulsive disorder. Ano naman ito? No? Obsession usually centered on fear that one will submit to an uncontrollable impulse to do something wrong. Ito yung mga sobra. Obsessive compulsive disorder. Yung mga nagkokormentado, no? Uncontrollable, hindi nila makontrol ang sarili nila. Meron akong classmate class, pinagalitan ng teacher namin, pinagalitan ng instructor namin. Binato ng chok kasi may mga chok-chok pa eh, hindi kagaya ngayon na pan na. Board marker na o kaya ay computer na ngayon. Nung na-dismiss na kami, sinamahan ko siya sa, kaibigan ko nga eh, sinusundan ko. Pumunta sa likod, sinusuntok yung pader. No? Tapos umiiyak. Lalaki yun, ha? Lalaki. Sabi niya, pre, ganito na talaga ako. Kung hindi ko ito ibuhos dito sa pader, baka masuntok ko pa yung teacher ko. Just imagine, no? Susuntokin niya yung teacher. Pero kaya yung pader, ano? Hanggang sa dumugo-dugo yung panya, dito niya. So, hindi niya makontrol yung sarili niya. Kaya doon sa pader niya binuhos ano, yung hiya kasi napahiya siya. Pinahiya siya. Ganun ang mga instructor namin dito. Papahiya sila, pinapatayo ka. Pag hindi ka nakasagot, tumatayo kami. No? Ganun. So, yung mga may ganung attitude daw, may mga ugaling ganun, obsessive compulsive disorder ang tawag doon. Okay? Ano naman yung asthenic disorder? Ang tawag naman dyan ay neurasthenia. No? Ang other term yan ay neurasthenia. An anxiety disorder characterized by chronic mental and physical fatigue. Palagi na lang na ang nararamdaman mo ay pagod na pagod ka. No? Minsan na-observe ko yan eh. Na-encounter ko yan sa one time. Yung hindi naman ako nagtrabaho, pero bakit pakiramdam ko, parang pagod na pagod ako, no? Ang tawag daw dyan ay asthenic disorder. Okay? So, ano naman itong phobic disorder or phobia? Yan naman ay takot ka, persistent fear on some object. Kung nakita mo, halimbawa, may mga takot sa dugo. Pag nakakita sila ng dugo, no, nahihimatay. No, nahihilo, nahihimatay. O kaya ay sumisigaw yung nagtre-tremble, no? Nanginginig, no? Natatakot pag nakikita yung mga bagay na kinakatakutan nila. Okay? So, ano naman ang multiple personality? Okay, ilas na lang natin dito class, mag-break muna tayo, okay.
Multiple personality, it's called the dual personality. Ito, dual personality. The person manifests two or more symptoms of personality, usually dramatically different from each other. Magkaiba. No? Kaya yung nasabi ko sa inyo kanina, may mga kasamahan natin, may mga pag-uugali sila na hindi natin maintindihan. Bakit? Kasi nga, multiple personality sila eh. No? Hindi kagaya ng mga may kaibigan tayo, yung best friend natin na halos magkaparehas lang kayo. No, nang ugali, kaya nga may best friend. Mayroon yung friend lang. Nakikisama ka lang, nakikibagay ka lang, no? Kasi binabagayan mo lang sila. Right? Meron naman yung depersonalization. Ano yung depersonalization? Yan yung mga term natin na you are physically present but mentally absent. Ano, kaya yung sinasabi yan, no? Sa depersonalization, loss of self. Yan. Out of body experience. Yan, no? Ang tawag diyan, depersonalization. Yun namang OCD. Ano yung OCD? Obsessive compulsive disorder naman ito. Characterized by involuntary persistent thoughts, yung marami kang iniisip. Dami mong pinoproblema. Pati yung pinapanood mo na Darna, pinoproblema mo pa. Ayan, ha? Yung mga sobra-sobra. Obsessive yan. Compulsive disorder. Obsession. No? Compulsion. Yan. Repetitive behaviors that are time-consuming. So, yan daw. Ano yung OCD.